na yung comment ko dyan na pinag-uusapan dyan yung 50 million na natira dun sa previous campaign na binulsan. Di ba? Siya lang nagsabi ng totoo. Tinanong niya yung BIR, ay, meron ako sobra dito. Ano ba pwede kong gawin dito? Yeah. Di ba bayad ka ng tax? Paano ba isa sa OLI yan? So, nagbayad siya ng tax. Inamin niya may natira, nagbayad siya ng tax. Thank you. Paano mo isasaoli yan sa mga nag-donate? Basically, ang tax kasi is, what is taxable income is anything that enters your pocket other than return in capital. It does not mean it's legal or illegal. Basta pumasok, other than return in capital, taxable yan. Nagbayad ang tax, tapos. Ang magandang itanong nyo dyan, kung sino sa other candidates ang may natira at hindi nagbayad ng tax. Walang umaamin dyan eh. Pero lahat yan nasa record ng COMELEC na may natirang donasyon pero hindi pinansin at hindi sila, hindi sila nagbayad ng tax on it. Clear yan on record. Siya lang ang nagsabi, nagtapat ako, may natira, nagbayad ako, nagtanong ako, ito yung sinabi, ginawa ko, okay na yan. Sino yung mga may naiwanan na hindi nagbayad ng tax? Ako, may masasabi dyan. So, dyan rin siya lumalamang? Dyan siya lumalamang. I think yung honesty, he is like a kid when it comes to honesty. Yung tam, sasabihin niya, parang bata, yun ang katotohanan. You cannot twist honesty. Diba? You can twist lies, but you need another right to cover it up. Honesty, ganun kaya yun ang maganda dyan. Maganda yan sa kabataan. Because that's like the emperor's new clothes. Yung story niya, di ba? Yeah. Yung bata ang sasabi na, King, bakit kayo hubo? No. Di ba? Pero lahat ng nakampi ng iba, ay, tignan ang damit mo. Dapat talaga, kabataan.